Kamusta, Dre? Isang maulan at makulimlim na umaga sa inyo. Welcome sa ating Likod Bahay Vlog. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan ang aking laging panalangin at kayo ay malusog at walang sakit. Tuloy-tuloy tayo, walang pasok ngayon. So, ngayong umagang ito, ang ating plano ay mag-transplant na ng ating kamatis. So, ang gagawin natin ngayon ay dahil wala na tayong lugar masyado dito sa likod bahay, kaya naisipan namin magtanim sa grow bags. So meron tayong, napakita ko sa inyo siguro ng mga previous vlogs, meron tayo nung isang grow bag na galing sa Beirut, tapos meron din tayong nakuha sa Bootstrap Farmer, tapos meron din tayong nakuha sa Amazon. Matibay daw, sabi nila. So hindi ko alam. So yun muna ipapakita ko sa inyo kung ano yung papagtaniman natin yung hapong ito. Tapos nun, yung ating mga kamatis na nandito. Ito. So ito, yan. Ito kailangan na natin mamatay na yung mga dahon. So kailangan nang malipat ngayong umaga. So gawin natin kahit medyo maulan ng konti. Pagkatapos nun, tingnan ko lang kung ano yung kasya. Meron tayong 10 nung galing sa Bootstrap Farmer. Meron tayo siguro mga 20 siguro nung galing sa Amazon. Tapos meron tayo nung galing sa Bootstrap pa na mga 8. Pakita ko muna sa inyo yun, ha. Okay, so ito na muna yung ito yung tatlong klase na nakuha natin. Ito yung sa Bootstrap Farmer na grow bags natin. Ito. Gusto ko lang makita yung, makompare ba para malaman nyo kung ano yung difference niya. Makapal siya saka medyo matibay talaga siya. Ayan. Ganito siya kalaki. So ang sabi nila, ang benefits daw ng grow bags, mas okay sa roots. So tapos nun, gagamit mo siya, marireuse mo pa. Tapos matatabi mo. So, ito siya. Ikot mo nakita, ganyan siya kalaki. Ito. Ayan. Magandang klase yung construction ng sa Bootstrap Farmer Tapos nun, ito rin double din yung stitches niya. Tapos medyo makabal siya. Tingnan ko ngayon yung nabili ko sa Ito yung nabili ko sa Amazon. Kita nyo pala yung kabila. Ito yung nabili ko naman sa Amazon. 7 gallons din siya. Papang may kasama pang label, that's good. 7 gallons siya. Kung i-compare ko dun sa para makita nyo lang yung 7 gallons nung Bootstrap. Yung Bootstrap kasi ang quality talaga yung kanilang yung kanilang lalagyan Ito siya Ito na magkasing siya. Halos magkasing laki lang. Pero yung kapal niya, Dre, ito siya yung thickness Hindi ko alam kung kita nyo. Ayan. Pero, mas makapal yung sa Bootstrap. Ito siya Pero sana pala yung matibay din. Hopefully, tingnan natin. Tapos ito namang isa. Ito naman yung ating back to the roots. Ito. Subukan natin siya. Ito nga lang ay 5 gallons lang to. So, pwede rin siya sa tomatoes daw So, subukan natin. Ito, 5 gallons siya. Pagandahan naman dito, Dre, may kasama siyang ito na Lalagyan mo ng tubig yung terracotta na nakalagay lang dito. So, pwede mo siya lagyan ng tubig. Iwanan mo tapos noon. Mag-release siya ng tubig na. Ito yung difference ngayon niya. Kung gusto niyo makita yung difference ng laki. So, ito yung back to the roots. So, ayan siya So itong mga to, lalagyan natin ng nalalagyan niyo yung ating seedling. Meron tayong talong doon, meron tayong sili, meron tayong kamatis na napakita ko na sa inyo. Tapos mag-iisip pa kung pwedeng ilagay. So limited lang to kung anong meron tayo. Pero ang gagawin ko lang, itatry ko rin to. Tapos itatry ko rin magtanim sa ating garden beds kahit pa isa-isa lang. Kasi punong-puno na tayo So kahapon pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, nakapagtanim kami ng nakapag-succession planting na kami ng spinach, mustasa, saka ng bok choy. Tapos ngayon, yung bigay sa akin ni Jessica rin na bush beans, yung parang bagyo beans, tatanim ko na rin ngayong araw na to. So yun ang ating gagawin ngayon. Tara, samahan niyo ako, tara sa labas. So ito, simulan na tayo. Ito na yung ito yung 5 gallons ng back to the roots. Ang kanilang advertisement dito ay para sa para sa kamatis. So, simulan natin. Gamitin natin sa kamatis. 5 gallons lang ito. Tapos noon, ito namang sa Bootstrap, maraming kulay ito. Yung kanina brown, ito naman red. Ito ay 7 gallons to para
para rin sa ano, kamatis saka sa sili. Doon nila ginagamit. Tapos ito naman yung sa Amazon na kayo na nakita nyo. Na pang ano rin, pang kamatis at pang sili. Pero ang recommend daw nila, ang sabi nila ay 7 gallons ang gamitin para sa kamatis. Pero itry natin kasi mukhang okay naman, didiligan lang natin parati eh. So yan ang ating gagawin ngayon. Meron tayo ngayong Passiato de Manduli na tomato. So itatransplant natin na to. Ang gagawin ko lang ngayon, itataas ko siya ng kahit hanggang dito. Kasi lalaki pa naman yan, tatanggalin ko rin mga maliliit na yan. Okay lang yan, tanggalin natin yan. Yan. Tapos para mag-roots pa siya. Tatanim ko lang siya ng malalim. Hanggang dyan. So pag nilagay ko, tama-tama. Okay. Para yung roots niya. Lalagyan ko rin siya ng ano ng ating compost. Ito yung compost natin no, na nakuha natin sa ano sa Home Depot. Nakuha namin ng 50% off dahil meron siyang butas, may sira. So buti na lang nakita ni Commander. Sabi ni Commander eh sige ano, kausapin ko yung ano yung kahero kung ibibigay sa atin 50% off. Eh binigay. So nakuha natin siya ng 50% off. Tama. Nakamura tayo. Okay. So ang tomatoes forgiving siya. So kahit masira yung roots ng konti, tutubo pa rin yan. So ang gagawin ko ngayon, nakita niyo kung gaano kataas to, ibabawang ko siya na hanggang dito. Okay. Nakita niyo yung roots nyo, dali oh. Sobra na oh. Pero hindi pa siya root bound, tama. So tikal-tikal nyo lang yan. Hala. Tapos hindi ko na siya babaguhin, ilalagay ko lang siya ganyan sa gitna. Tapos takpan ko lang siya ng ating soil. Tapos yung ating pataba, lang, organic. Isang dakot lang ng kamay. Didilig natin later. Okay na yan. Ano siya? Ating papangalan. So next naman yung ating bootstrap na. Okay, so yun, natapos natin yung ano, yung tatlo. So, i-compare lang natin yung tatlong ginawa natin ano, yung lalagyan, yung grow bags. So, ang ginawa namin, pumili lang kami ng isang klase na ano, kamatis. Yun na yung Passiato de Manduli, tawag. Tama ba yung pronunciation ko? Pero yun yung ginawa natin. So, pare-pareho lang siya. Ang difference lang kasi ay yung sa back to the roots, 5 gallons, pero yung dalawa, yung bootstrap saka yung nakuha natin sa ano sa Amazon lang na grow bags, parehong 7 gallons. So tingnan natin, nilagay ko lang siya sa isang lalagyan. Parehong lupa lang ang nilagay natin, ginamit natin ay Kellogg's, pero hindi tayo sponsored. Base experience namin, yung Kellogg's brand na yan na soil raised garden bed sa kapating mix ay effective sa ating ano sa pagtanim. Naalala niyo to? Ito. Cauliflower na yan, Kellogg's ang ginamit natin. So kanya-kanyang ano yung gusto, bahala kayo kung anong ginagamit nyo na ano na plant, pero sa amin yun yung talaga yung effective eh. So yun, so ito pa pala ang hindi ko napakita sa inyo. So nakapag-update tayo nga pala ng ano ng ating likod bahay vlog, yung update, yung ating tour. So ngayon may gusto si Commander na gawin dun sa harap ng bahay. So papakita ko sa inyo kung ano yung magpapabago ng ginawa natin ulit. So nakita yung damo dito. Diyan. Oh, tingnan nyo to. Ayan na siya ngayon. So pinatakpan niya sa akin ng ano ng fabric ulit. Tapos ang gagawin na lang namin ay lalagyan na lang yan ng ano ng bato ulit. Tapos noon, taniman lang talaga to kasi ang maganda dito sa lugar na to, napakaaraw talaga. Ito yung full sun area namin. So gagamitin namin ngayon. Ito na siya. Ito yung tatlo. So dyan namin nilagay ngayon para makita natin yung laki. So subaybayan natin yan. Tapos nakita yung ginawa namin, nakakuha kami ng fire ring. Yan ay para sa ano, para sa campfire. Pero ang gagawin natin ngayon, tataniman natin ng kamatis, sili, saka ng ano, ng talong. So subukan natin yan. So itong era na to, nalala nyo na, nagkulang kami ng puno. So for now, bare muna to, pero maglalagay tayo ng maraming grow bags.
dyan. Yun, so yung nakita nyo yung ating ano, mga kamatis na yan. So ang gagawin ko lang talaga ngayon, i-transplant lahat. Gagamitin ko yung ano, yung lahat ng grow bags na nabili natin para itanim yung kamatis sa kaya ibang mga sili natin. Saka ito, gawin ko na rin to ngayon, lagyan ko na ng ano, ng lupa rin yan. Magmi-mix na ako ng ano natin, ng lupa dyan. Medyo may mga mali rin tayong nagawa. Bumili kami ng soil na bulk, pero hindi namin na-mixan masyado nung ano, nung compost. So ang resulta, hindi naninilaw yung mga halaman namin, so kulang. So ngayon ito, gagawin, lalagyan namin talaga ng compost. So yun natin gagawin. O sige, simulan natin yan ha. Pakita ko sa inyo. Okay, so mga dre, ito yung ginawa natin. Gusto ko rin i-compare pala, nakalimutan ko na naman sabihin sa inyo. Lagi naman nakakalimutan. So ito yung ordinary lang nakuha natin na potting mix sa Walmart. Ito yung ano, ito yung Kellogg's naman na organic plus na mix. Sinasabi ko sa inyo kanina. So para ma-compare natin mabuti. Ayan. So ang ginawa ko nito, sa ilalim nito, dre, sa ilalim nito ay yung mga compost na ginamit natin, yung mga pinagtabasa ng gulay. Nasa ilalim yan, saka yung mga balat ng itlog, pinagtabasa ng gulay at prutas. Yan. So yun, subukan natin yan. So para makompare natin, ito yung regular lang. Ilalagay ko lang ano. Lalagyan ko ito ng pangalan. Ito yung regular na potting mix natin. Ito yung Kellogg's. Pero like I said, sa Kellogg's, hindi kami sponsor ha. Kellogg. Ayan. Ito. Successful kami dito sa ano, sa lahat ng mga raised garden beds namin. Tapos ito naman, gusto ko lang matay, baka naman pareho lang ang result. So subukan natin, ano. Okay, so yun, alamin natin yan. Lalagyan ko ng pangalan, ito yung Kellogg brand. Ito yung ating regular potting mix lang na raised for raised beds. Okay. Ayusin ko lang to. Tapos no, lalagyan ko rin ng pataba. Ito, pababa pa to eh, pag diniligan mo. So pwede pa tayong maglagay ng compost ulit. So, ang gagawin ko dito, yung naka-level na yan, lalagyan ko lang ulit ang compost natin. Ito naman ay natural to. Ito yung vegetable, saka yung wala tiyong manure ha. Ito yung mga pinagtabasan din ng gulay. Organic din to. Organic. Subukan natin yan. Kakalat ko lang ulit. Okay, pagkatapos nun, ito naman yung ating nakuhang ano, Dr. Earth na organic and natural handcrafted blend 222. So kailangan ng ang compost nito saka ng ano ng pataba kasi kamatis, sili sa katalong malakas kumain ng nutrients eh. So yun mga dre, ang gagawin natin ngayon natapos natin. So ngayon araw na to ay yung ating kamatis, sili saka yung ano yung ating talong itatanim natin ngayon. Tapos noon hopefully sa susunod na vlog yung Baguio business na sabi ko sa inyo nabigay ni ano ni Jessica ng aking katrabaho. Papakita ko sa inyo yung anong yan yung pagtatanim nun. Ano. So kahapon di ko na nga napakita. There. Hindi ko napakita sa inyo yung spinach, pusta saka bok choy na tanim ko na para sa aling succession planting. Next 2 weeks ulit. 2 weeks from now, tanim ulit tayo ng same thing. Ayun, yun muna. So maraming salamat sa pagsubaybay sa ating Likod Bahay vlog. Nakita nyo ang pagbabago after ng ating Likod Bahay tour. May bago na naman tayong ginawa. So pakunti-kunti ay improve lalo yung ating Likod Bahay. So, maraming salamat ulit sa pagsubaybay at sa pagtutok sa aming buhay dito sa Pacific Northwest. Ang aking panalangin sa inyo ay lagi kayong masaya at malusog at walang sakit. Kung nagustuhan nyo nga ulit ang video na to, like, tapos nang subscribe at abangan nyo pang aming mga upload. So hit the notification bell. Hanggang sa muli, Dre, anong tanghalian?